Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ngayon po ay oras na naman po ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Nawa po ay patuloy po kayong makapakinig ng aking mga binabasa na salita ng ating Panginoon. Kaya standby lang po kayo dyan at ako po ay magsisimula na. Hindi ko na po ahabaan pa ang mga introduction ko. Ano po? Dahil araw-araw naman po ay ito ang ating ginagawa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, simulan ko na po ang unang Samuel chapter 6. Ayan, chapter 6 na po tayo at pang 50 days na po natin ngayong araw. Ang title po nito, Ibinalik ang Kaban. Makalipas ang 7 buwan mula nang idating sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga saserdote at mga manghuhula. Itinanong nila kung ano ang mabuting gawin sa kaban at kung ano ang kailangang isama sa pagbabalik niyon. Ang sagot ng mga saserdote at mga manghuhula, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pantubos sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan. Itinanong nila, anong handog na pantubos sa kasalanan ang kanilang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga. Isa para sa bawat prinsipe, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, prinsipe man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo. Sa inyong Diyos-Diyosan at sa buong bayan, huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Kaya maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing bakang may bisiro at hindi pa nasisingkawan kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga bisiro at isingkaw sa kariton ang 2 inahin. Isakay ninyo sa kariton ng kaban ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Tignan ninyo kung saan pupunta kapag dumiretso sa Bet-Semes, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Semes, hindi siya ang may kagagawan ng nangyari sa atin. Manapay nagkataon lamang. Kumuha nga sila ng 2 inahing bakang may bisiro, isiningkaw sa kariton at kinulong ang mga bisiro nito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Bet-Semes, umuunga pa. Habang daan, ang mga ito'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Bet-Semes. Nag-aani noon ng trigo ang mga taga Bet-Semes at napahiyaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josueng taga Bet-Semes. Nilansag ng mga tagaroon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos, ipinatong nila rito ang 2 baka bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon ng araw ring yaon. Ang mga taga Bet-Semes ay nagsunog ng mga handog kay Yahweh. Pinanood sila ng 5 pinunong Filisteo at pagkatapos ay nagbalik na sa Firon. Ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan. Asdod, Gaza, Askalon, Gat at Ekron. Ang 5 dagang ginto naman ay para sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 prinsipeng Filisteo. At hanggang ngayon, naroroon pa sa bukid ni Josue sa Bet-Semes ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ni Yahweh. May 70 taga Bet-Semes
na nangahas na sumilip sa kahon kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nanangis sa takot ang mga Bet-Semes na makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Dinala sa Kiryat Jearim ang kaban. Sinabi ng mga taga Bet-Semes, sino ang makaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? Nagpasugo sila sa lungsod ng Jearim. Ipinasabi nilang kunin doon ang kaban ni Yahweh pagkat ibinalik na ng mga Filistiyo. Chapter 7. Kinuha ng mga tagalungsod ng Jearim ang kaban ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol at si Eleazar na anak ni Abinadab ang itinilaga nilang tagapag-ingat ng kaban. Ang pamamahala ni Samuel sa Israel. Pagkalipas ng 20 taon mula ngang madala sa lungsod ng Jearim ang kaban, ang buong Israel ay natutong magsisi at manumbalik kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang manunumbalik na kayo kay Yahweh, talikdan ninyo ang inyong mga diyos-diyosan, pati si Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili, siya lamang ang inyong paglingkuran sa gayon. Ililigtas kayo sa mga Filistiyo. Kaya tinalikuran nila ang Diyos-Diyosan nilang si Baal at si Astarte. At kay Yahweh na lamang sila naglingkod. Sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel at pananalangin ko at ipananalangin ko kayo. Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuho sa harapan ni Yahweh. Paghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh at doon pinayuhan ni Samuel ang mga Israelita. Nabalitaan ng mga Filistiyo ang pagkatipo ng mga Israelita kaya humanda sila upang digmain ang Israel. Ang mga Israelita ay sinidla ng takot nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filistiyo. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil ng pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filistiyo. Si Samuel ay nagpatay ng isang paro, pasusuhing tupa at inihandog ng buo kay Yahweh. Idinalangin niya na tulungan ang Israel at dininig naman siya. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ang palapit ang mga Filistiyo ngunit ginulo sila ni Yahweh. Sa pamagitan ng malakas na kulog at nadaig sila ng mga Israelita mula sa Mispa, sila'y tinugis ng mga Israelita hanggang sa Bitkar. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Nalupig nila ang mga Filistiyo at hindi na nangahas nang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filistiyo mula sa Iiron hanggang sa Gat at ang mga Amoreo ay nakipagkasundo sa mga Israelita. Si Samuel ay habang buhay na namahala sa Israel taon-taon, nagpalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mispa upang gampanan ang tungkulin bilang hukom. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpatuloy ang kanyang pamamahala at siya'y nagtayo roon ng aklat ng altar para kay Yahweh. Chapter 8. Ang bayan ay humingi ng hari. Nang tumanda si Samuel, itinalaga niya ang kanyang anak bilang hukom ng Israel. Ang panganay niya ay si Joel at sumunod si Abias. Sila'y kapwa naging hukom sa Beersheba. Ngunit, hindi sila sumunod sa bakas ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa. Nalungkot si Samuel
dahil sa kahilingan ng mga tao, kahit dumalangin siya kay Yahweh, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin, buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, kaya sundin mo sila, ipagpauna mo na lang sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na ibig nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita, ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo, kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mga ngabayo at ang iba na may lakad ng namangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itinilagan niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang magagawa ng pabango, tagapagluto, at taga gawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin upang taniman ng olibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10% ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno, kukunin niya ang 10% ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyaon, idadaing ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel, sa halip sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel kay Yahweh, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Kaya sinabi niya sa mga Israelita, umuwi na kayo at ipipili ko kuna kayo ng hari. Chapter 9. Nagkita sina Saul at Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya anak ni Abiel at apo ni Sitor na anak ni Bikurat at apo naman ni Alfia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Sis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kabulan ng Ephraim at ang lupain ng salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saali, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Umabot sila sa Suf, ngunit wala pa rin silang makita, kaya nagaya nang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasama, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Sumagot ang kanyang kasama, teka muna, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng lahat sapagkat nagkakatotoo ang anumang sasabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung lalapit tayo sa kanya? Ubos na ang baon nating tinapay, sumagot ang katulong. Mayroon pa akong isang salaping pilak, ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa manghuhula. Kung may isasangguni sa Diyos, ang tinatawag nilang manghuhula ay ang mga propeta. Sinabi ni Saul, sige tayo na, pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos. At nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Sa daan, nakasalubong sila ng mga dalagang iigib, ngunit kaya ang manghuhula, tanong ni Saul. Narito kaya, sabi niya ni Saul, narito kaya ang manghuhula?
Tanong ni Saul. Sumagot ang mga dalaga, "Opo." Kararaan lang niya papunta sa altar sa burol pagkat maghahandog ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo ng lungsod ay makikita ninyo siya. Magmadali kayo at nang-abutin ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ang mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating sapagkat kailangan munang bendisyonan ang mga handog. Pagkabendisyon, tsaka kakain ang mga panauhin. At nagtuloy nga sila sa lungsod. Papasok na sila na makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Isang araw bago dumating doon si Saul, napakita siya kay Samuel, si Yahweh at sinabi, "Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyong isang Benjaminita." Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiram mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filistiyo. Naawa na ako at sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan, lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo pagkat nakita na kanino ba matatagpuan ang minimithi ng Israel kundi sa iyo sa sambahayan ng iyong ama." Sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin at ang pinakamaliit na lipi sa Israel at ang aming angkan, ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan?" Si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo sa kabisera. May 30 ang naroong panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, "Ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa inyo." Inilabas ng tagapagluto ang buong pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, "Narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kanin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito." Nang araw na iyon, kumain nga si Saul, kasalo si Samuel. Pagbalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa itaas ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Chapter 10, binuhusan ng langis si Saul. Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising, "Bangon na at nang makalakad na kayo." Nagbangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila sa lungsod, sinabi ni Samuel, "Panauhin mo na ang katulong mo, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang salita ng Diyos." Mga kaibigan, tayo po ay nasa unang Samuel chapter 10 na. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinaggan niya ito at sinabi, "Binusan kitang langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Paghihiwalay natin ngayon, may masasalubong kang 2 tao sa tabi ng libingan ni Raquel, sa sila na sakop ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at laging tinatanong ng iyong ama. Sa dako pa roon, may masasalubong kang 3 lalaki sa may punong insina ng Tabor. Pupunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Isa'y may dalang 3 tupang maliit, ang isa'y 3 malalaking tinapay, at ang isa'y sisidlang balat ng puno ng alak. Babatiin ka nila at ibibigay sa iyo ang 2 sa dala nilang tinapay. Pag inalok ka, tanggapin mo. Pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampamento ng mga Filistiyo, masasalubong mo naman ang 1 pulutong ng mga propeta
na pinangunahan ng mga manunugtog ng lira, tamburin, flauta at sipa, sila'y galing sa altar sa Burol. At namahayag sa oras at namamahayag sa oras na iyon, sasaiyo ang espiritu ni Yahweh at ikaw ang sasama sa kanila at gagawin mo muriin ang ginagawa nila. Kapag naganap na ang mga palatandaan ito, gawin mo ang inaakala mong mabuti at sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ang handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Hintayin mo ako roon ng 7 araw at sabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Na maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam at ng araw ring iyon, naganap ang 3rd palatanda ang sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gabaa, na sa lubong nila ang pulutong ng mga propeta, suma kanya ang Espiritu ni Yahweh at siya ay nakitulad sa ginagawa ng mga propeta. Na makita siya ng mga nakakakilala sa kanya, tinanong ng mga ito, ano ba ang nangyari kay Saul na anak ni Chris? Siya ba'y propeta na rin? Anak ni Sis pala. Siya ba'y propeta na rin? Isa sa mga naroon ang sumagot, bakit? Sila bang lahat ay anak ng propeta? At noon nagsimula ang kasabihang propeta na rin si Saul. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa Burol. Pagdating sa kanila, si Saul ay tinanong ng mga amain, saan ba kayo nagpunta? Sumagot siya, hinanap namin ang mga asno. Nang hindi ko makita, nagtuloy kami kay Samuel. Sinabi ng kanyang amain, ano ang sinabi sa iyo ni Samuel? Sumagot si Saul. Sinabi niyang nakita na raw ang mga asnong hinahanap namin, ngunit wala siyang binanggit na anuman tungkol sa pagkahirang sa kanya bilang hari ng Israel. Si Saul ang tumayong hari. Ang mga Israelita ay tinipon ni Samuel sa Mispa. Sinabi niya, ito ang pinasasabi ni Yahweh, inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kariang ibig lumupig sa inyo. Ngunit itinakwil ninyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kagipitan. Itinakwil ninyo ako nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo, kaya nga lumapit kayo kay Yahweh sa masama, magkakalipi at magkakasambahay. Nang matipo ni Samuel ang buong Israel sa harap ng altar ni Yahweh, nagsapalaran sila at nabunot ang lipi ni Benjamin. Pinalapit naman niya ang kanyang mga puno ng sambayan sa lipi ni Benjamin at nabunot ang pamilya ni Matri. Sa huli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matri at ang nabunot ay si Saul na anak ni Sis. Ngunit wala roon si Saul dahil dito. Itinanong nila kay Yahweh, pupunta kaya siya rito? Sumagot si Yahweh, naroon siya sa bunton ng mga daladalahan at nagtatago. Siya ay patakbo na nilang pinuntahan at dinala sa karamihan. Nang mapagitna siya sa karamihan, si Saul ang pinakamataas. Sinabi ni Samuel sa mga tao, ito ang pinili ni Yahweh. Nakikita ninyong wala siyang kasintaas. Sabay-sabay silang sumigaw, mabuhay ang hari, mabuhay. Inisa-isa sa kanila ni Samuel ang karapatan at pananagutan ng hari. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito at inilagay sa harap ng altar. Si altar ni Yahweh. Pagkatapos, pinauwi na niya ang mga Israelita, pati si Saul ay umuwi na sa Gabaa kasama ang ilang magigiting na Israelita, mga taong ang puso'y tinugtog ni Yahweh. Ngunit may ilan doon na pakutyang nagtanong, paano tayo mailigtas niyan? Kinutya nila si Saul at muli kinutya nila si Saul at hindi hinandugan tulad ng kanilang kaugalian pagkaharap sa hari, ngunit hindi ito pinansin ni Saul. Ayan, hanggang dito lang po tayo mga kaibigan sa chapter 10, dahil masyado na pong maingay ang paligid.
Ayan, maraming maraming salamat sa ating Diyos dahil patuloy at patuloy po nating nasusundan ang kwento ng mga Israelita hanggang dito na po sa panahon ng unang Samuel hanggang sa panahon na ni Haring Saul, ano mga kaibigan. At kahit gaano man po katindi ang ginagawang kamalian ng mga Israelita, pero si Yahweh ay naroon pa rin, hindi pa rin sila pinababayaan. Kapag sila humingi ng tawad, ang Panginoon ay handa na namang magpatawad. Kaya mula noon hanggang ngayon po ay hindi pa rin iniiwan ng Panginoon ang mga Israelita at ang bansang Israel. Ayan mga kaibigan, nawa po ay patuloy po kayong nakikinig at salamat sa ating Panginoon dahil pang day 50 na po ngayon ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa aking YouTube channel. Lagi kong sinasabi na ako po ay magbabasa lang at ang Diyos po ang maglalagay sa inyong puso ng kauhawan ng salita ng Diyos. Ang Diyos pa rin po ang magpapaunawa sa inyo ng kanyang salita. Ang Diyos po ang magpapatubo ng inyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna uli at sa araw po ng bukas, loobin ng Panginoon na tayo po'y magkita-kita na naman dito sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain, samahan po ng ating Panginoong Hesus, sampo ng ating mga mahal sa buhay. Amen.